everyone and welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat dyan? And hopefully ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. And sana din hindi kayo masyadong naapektuhan nung bagyong rolling na nagdaan. So for today's video, samahan nyo po ako at papunta tayo ngayon sa may Waitawa Regional Park. Mangunguha tayo doon ng mga libreng talaba kung meron man. And hopefully meron din kahels. Ipapakita ko sa inyo yung lugar in a while. And just sit back and relax. See ya! Guys, so nandito na nga tayo sa may Waitawa Regional Park and nandito tayo sa may Mataytay Bay and ipapakita ko sa inyo yung beach kung ano yung meron dito. Ayan, pero hindi tayo dito mangunguha ng talabawa. Ipapakita ko lang sa inyo yung ano, itsura nung beach, ganda ng beach, tas kaunti pa lang yung tao kasi maaga pa naman. Ayan. Merong nag-aano doon, no? Parang may magla-launch ng kayak nila. Sandali, papakita ko sa inyo. Yan. So, ang payapa ng tubig. Nakikita nyo ba yun? Yun. Mukhang magla-launch yun ng kayak niya. Ayan. Ito yung dagat. Sobrang malumanay. Ang ganda. Walang katao-tao. Kaunti lang yung mga sasakyan na nakita ko so far na nakapark. Ayan. Meron dalawa doon na ano, naglalakad banda doon. Ganda, diba? Ayan, ako, sobrang ganda nito sa personal, guys. Sobrang kalmado ng tubig. Ang ganda ng, ano, ng panahon. Ayan, hindi siya mainit, pero hindi rin naman siya ganun kalamig. Kung nakikita nyo yung tinuturo ko na to, public toilet siya. So, halimbawa man na medyo sumakit yung tiyan nyo, or parang, alam nyo yun, tinatawag tayo ng kalikasan. May public toilet naman na pwede nyong puntahan. Ayan. So, in fairness dito dun sa lugar na to, ano siya, accessible naman siya kasi yun nga, may public toilet. And then, kung mapapansin nyo, meron ding mga table. Ayan, katulad nun, may mga table dun. Tapos, saan pa ba? Dito, ayan, may table dyan. So, pwede kang, kung may baon kayong pagkain ng family, pwede kayong mag-ano, wait nga, pakita ko yung sarili ko. Dali lang. Ayun nga guys, so sabi ko nga, ito, meron siyang mga table na available kung saan pwede kayong kumain ng family. Pwede kayong, actually, pwede nga lang kayo dito maglatag ng ano eh, ng picnic mat. Kung saan pwede kayong magsalo-salo ng pamilya o kaya kung gusto nyo. Kasi nung nakaraan na nagpunta ako dito, meron din silang, meron akong family na nakita mga Pinoy. Mga Pinoy sila. May nakita ako na meron silang tent. So pwede rin kayong mag-camping dito. Yun nga lang, ang pagkakaalam ko, hindi kayo pwedeng magsindi ng, tama ba yun magsindi? Mag-fire. Oo, kasi, although meron, parang may mga station kung saan kayo pwedeng merong station kung saan kayo pwedeng magluto. Pero parang kailangan nyong ipabook yun eh. Ahead of time na pagbisita nyo dito. So tayo, hindi naman natin gagawin yun. Mangunguha lang tayo ng talaba doon sa banda doon. Ayan, yung nakikita nyo yung lugar na yun. So sa banda doon. Maganda siya talaga. Grabe, kung makikita nyo lang to sa personal. Sobrang ganda nung lugar. Malinis, maaliwalas, kalmado. So andun yung peace of mind. May peace of mind ka talaga kapag ka pumunta ka dito. So, samahan nyo ako, lalakad tayo papunta doon para makita nyo yung sinasabi ko yung lugar. Although, ayan naman, na ipakita ko na sa inyo.
And ano na lang, itutour ko kayo ulit mamaya-maya, lalo pa, samahan niyo ako pagkuhan natin ng Talaba mamaya. Ayun, nakita niyo ba? Yung nagla-launch ng kayak. Nasaan siya? Nawawala. Ay, dito pala sa kabila yun. Sorry. Medyo malayo na yung narating nung nagkayak. Ayan, ayun na siya oh. Yun na. Ayan. Di ko alam kung Pilipino din yun eh. Pero, parang, ayan. Kung mapapansin niyo pala guys, parang iba yung boses ko, di ba? Kasi nung nakaraan, sabi ko sa inyo, nag-buffet tayo. Pagkatapos nun, Sabado yun eh, nung kinabukasan, ayun na, nasipon at hindi naman ako nilagnat, nasipon at ubo na tayo. And yun, halos isang linggo na rin ang nakalipas. Pero andito pa rin, masyadong matinding kumapit. Although nagagamot naman, pero hindi pa siya fully na naaalis. Kaya medyo iba yung boses, pero okay naman ako. Ayan. So, balikan ko kayo. Papakita ko sa inyo yung lugar kung saan tayo magkukuha ng talaba. Doon sa kabilang part, alam ko, doon naman merong libreng kuhaan ng cockles. So, nakalagay din doon kung ilan yung minimum na pwede mong, maximum na pwede mong makuha. Kasi alam ko, 50 per head yung pwede mong makuha, 50 pieces na cockles yung pwede mong makuha. Pero dito naman sa talaba, wala naman siya atang limit. So, hanggat kaya mong magtik-tik, sige, tik-tik ka lang para may maiuwi ka. Ayan, samahan nyo ako in a while. See ya! Ayan guys, dun sa dinadaanan natin, ayan o, may mga talaba na agad. So, hahanap lang tayo ng medyo magandang spot. Ayan, medyo, naglalakad na pala ako papunta dito sa, location. Ayan, ganda na. And doon sa location natin. So, hahanap lang tayo ng medyo magandang spot kung saan makakapagpaba tayo ng mga gamit. So, ayan. Lahat na nakikita nyo na yan. Mga talaba yan. Kukuha lang tayo ng ilan para, alam mo yon, maiuwi natin at makain. Ayan. So, dito tayo makunguha ng talaba, guys. May nagfi-fishing sa banda doon. Nakikita nyo ba? Ayan, so may nagfi-fishing sa banda doon, tapos parang mag-asawa ata na matanda yung nandun sa kabilang side, doon sa banda doon. Naglalakad sila o baka nanguha din sila ng talaba. O baka kaya naman ng mga basura. Kasi ganun nga sila dito eh. In all fairness sa kanila guys, ayaw nila nung may mga kalat. So, baka may nakita silang konting basura, kaya sila namumulot. So, dito tayo makukuhang mangunguha ng mga talaba in a while. So, low tide pa kasi ngayon. Kaya, maganda siyang, time para makapangkuha tayo. Yan o, di ba? Ang dami. So, syempre, hindi naman natin kukuhanin lahat. At hindi ko rin naman kayang gawin yun. So, ayun ang bag ni Inday. At saka payong ko. Ayan. So, may gamit ako dyan. Andyan din yung mga gamit ko pang kuha. Then, papakita ko sa inyo mamaya kung paano tayo makakakuha ng mga talaba dito for free hanggat low tide pa. Ayan, ang hangin. Sarap. Okay? Nakikita nyo ba? Ayan. So, nandun tayo kanina. Nandun tayo sa banda doon. Ayan, yun yung pinaka-car park niya. Ayan. So, ngayon, naglakad lang tayo forward para nga maipakita ko sa inyo kung saan tayo mangunguha ng talaba. Yan. And bago ko pala makalimutan guys, gusto ko pala ulit magpasalamat sa inyo. Kasi kung natatandaan nyo, 2 to 3 weeks ago, nagpasalamat ako sa inyo. Kasi nga, dun sa dalawang buwan na pag-upload natin ng mga videos, nakagain tayo ng halos 300 plus subscribers. And ngayon naman, sobrang tuwa ko at talagang nagpapasalamat ako sa inyo na nasa 400 na tayo ngayon na subscribers. So, dun sa mga nag-subscribe. Ayan. Maraming salamat po at sana ay nagugustuhan niyo yung mga video na ina-upload ko. And dun sa mga hindi pa nagsusubscribe na nanonood dito sa YouTube channel na ito, sana po ay mag-subscribe na po kayo. Ayan. Kasi syempre gusto ko din na lumaki yung pamilya natin at saka hopefully marami nga talaga tayong natutulungan dun sa simpleng pag-upload ko ng mga video. Ayun, kasi ito yung isa sa mga paraan na nakikita ko kung paano ko ma-i-share sa inyo yung mga
nagiging experience ko dito sa New Zealand, and sana po ay nagugustuhan nyo. Kaya naman maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe, at sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe na po kayo. Ayan, so sisimulan ko na talaga yung pagkuha ng talaba. Ano ba yan, ang dami-dami kong sinasabi pero hindi pa rin ako nagsisimula hanggang ngayon. Low tide, baka mamaya pa high tide na hindi pa tayo nakakakuha. Kaya ayan, sige, simulan na natin. Okay guys, so nakakuha na tayo ng isa. Ito pa yung pangalawa. So kung mapapansin nyo, wala pala nilangan. Ito pala, hindi ko alam kung ano yung tawag dito eh. Pero kung mapapansin nyo, di ba ang ganda ng pagkakaano niya. Mukha siyang beads. Mukha siyang dinikit-dikit pero nakadikit na siya actually. So hindi ko alam kung weeds ba yung tawag sa kanya o kung ano man. So yun. Kung mapapansin nyo pala guys, wild oyster yung tawag dito. Kasi baka sabihin nyo, eh bakit parang ang liliit? Pero yun na. Wild oyster yung tawag sa kanya. So, pupunta tayo dito banda. Tingnan natin kung may makukuha tayo dito. At saka, ang linaw nga pala ng tubig, guys. Kung makikita nyo lang, banda doon kanina, sobrang greenish niya. Bubuksan ko muna pa. So, eto na. Tignan natin kung may laman. Tada! Wala na naman. Ito ba? Hirap ding magtik-tik ng talaba sa totoo lang, guys. Kung kailangan mo ng mahabang pasensya dito. Ayaw niya bumukas. Nahihirapan ako. Ay, basag. Yes. Kanti pa. Okay, tingnan natin to. Nakakasipon to guys, kaya make sure lang na meron kayong bimpo. Yay! Yan, nakakatatlo na tayo. Wow. Okay, next. Ng talaba, and I therefore conclude na hindi madaling makakuha. Nakakangalay, pero all in all naman sobrang fulfilling nung pakiramdam, kasi nga syempre alam ko na pinaghirapan ko to. So eto yung nakuha natin na talaba, di ba, ang dami. Yay! Ngayon nahugasan na siya, nalinisan na rin natin, at ilalagay na, ay putya. Ngayon ilalagay na natin, sorry nadulas ako eh. Ilalagay na natin siya dito sa container na meron tayo. Medyo prepared tayo guys, kasi alam mo yon, alam natin na meron kuha nandito, kaya napaghandaan na rin natin kung ano-ano yung mga dadalhin natin na lalagyan. Kaya naman meron tayong isang malinis na container, at ngayon isasali na natin yung mga talaba na nakuha natin. Ayan. Grabe, ang tataba nila, ang lalaki nila. Baka sabihin ng talaba, eh malaki ka rin naman. Ayan, so
Ito yung mga talaba na meron tayo. So mamaya, magpipiknik tayo dun sa may park na pinakita ko sa inyo kung saan may table at kung saan pwede rin tayo maglatag ng picnic mat. Meron na rin akong dalang kanin, guys. So sobrang ready ako para dito. At abangan nyo mamaya kung ano yung meron pa doon sa kabila. Ipapakita ko sa inyo kasi merong wharf doon. And gusto ko kayong i-tour kahit papano dito sa may Waitawa Regional Park. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga makikita natin dito. Ako ano pa yung mga pwede nating makita at saka mapapasyalan. So mamaya pupunta tayo dun sa may wharf. Ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung meron doon. Okay, see ya! Na ngayon. So, maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa akin sa video na ito dito sa Waitawa Regional Park. Maraming salamat din sa panonood nyo. And hopefully ay nag-enjoy kayo sa munting video na ito kung saan ipinakita ko kung papaano nga manguha ng talaba dito. At muli guys, gusto kong magpasalamat doon sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa hindi pa po nagsusubscribe, please mag-subscribe na po kayo. And hopefully ay nagustuhan nyo itong munting video na inihanda ko. At kung nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, and subscribe. So hanggang sa muli, samahan nyo po ako sa mga magiging journey ko pa dito sa New Zealand. Until my next video, God bless everyone. Bye!